Nakalimutan mo na i-declare yung professional fee. So, sabi ng BIR, ay nako, kailangan ka naming kolektahan ng deficiency income tax at deficiency value added tax. Yan ang lecture natin sa araw na to. At gusto kong ipaalam sa inyo na may apat na situations dito sa ating lecture. Ano yung lecture natin? Undeclared professional fee. Ayan, mga ka-taxpayer kong mahal. So, paano yung itsura ng deficiency assessment ng BIR pagpatungkol dito sa deficiency tax? Ito po yung mga kaso na naiipanalo natin. May mga kaso tayong hinahawakan about expanded withholding tax. Gagawa ho tayo ng video about expanded withholding tax because you have the right to be informed. Ayan. Andito rin ho yung mga explanation tungkol sa deficiency. Disallowed purchases, raw material and expense, 24 million. Discuss ko sa inyo kung paano ho yan aayusin. So, ang topic ho natin ay undeclared expenses. At nandito po sa undeclared expenses, mga minamahal ko, eh yung professional fee na binayaran sa ETM tax agent office. Ipagpalagay natin para mas mabilis ho yung ating computation, ano ang epekto kapag meron kang undeclared professional fee. So, i-peg muna natin sa 1 million. So, halimbawa, hindi mo na-declare 1 million pesos na professional fee. Imumultiply ng BIR yan ng 12% para makuha ho yung VAT. So, mga 120,000 na value added tax ho yan. At yung ibang BIR po, imumultiply yung 1 million ng 35%. Yes, 35%. Ayusin ko lang, 35%. Para makuha ho yung income tax, which is 350,000. So, pag inad ho natin yung 120,000 na kinumpute natin kanina, at saka ho yung 350,000, ang malaking pera ho yan. Umaabot na 470,000, wala pa ho yung interest, surcharges, and penalty. Malaki, malaki talaga. Ha? Sa isang pangkaraniwang tao, pag may ganyang assessment, marami na ho tayong nabalitaan at marami na rin nagpatotoo, lumuluhod sa BIR, umiiyak, nagmamakaawa, dahil wala silang perang pambayad. So, tutulungan ko kayo na huwag kayong lumuhod, umiyak. May solusyon ho dyan. Una, i-analyze nyong maigi. Oh. So, kung kayo po ay isang individual taxpayer, iba ho ang solusyon dito. Okay? Sabi, undeclared professional fee. Undeclared professional fee. Pwede bang mag-undeclared ng professional fee ang isang individual? Kung kayo naman ay non-individual, katulad ng corporation, pwede ba na mag-undeclared ng professional fee ang isang corporation? Ang answer dyan, sir, pwede. Hindi ho undeclared ho yan. Undeclared, totoo, hindi na-declare. Yun lang naman ang ibig sabihin yan eh. Pag hindi ba na-declare, taxable? Diba? May solusyon ho. Okay, sabi ko nga sa inyo, marami na ho. Susunod nung tanong dyan is, totoo ba na undeclared? O, bilang tax specialista, yun yung una kong tinatanong. Totoo ba na nagkaroon ng undeclared? If the answer is yes, may liability ba sa taxation yung nag-undeclared ng expense? The answer is, wala. May mga Supreme Court decisions na dyan, may mga Court of Tax Appeals decision, nahanapin mo na lang yun. So, yun na solusyon. Susunod na question, if nag-underdeclared, totoo, anong gagawin natin? Diba?
anong solusyon natin? Re-reviewin nyo lahat yan. At lahat po ng answer ay nasa mga desisyon ng Supreme Court at nasa mga tax regulations na rin ng BIR. Para ho dun sa mga ganitong sitwasyon, meron ho kayong dapat gawin. Okay? Ang sabi ho ng batas natin, tayo ho ay mayroong karapatan. Right to exhaustion of administrative remedies. Exhaustion of administrative, right to yun eh. Right to exhaustion of administrative remedies. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi ho nating exhaustion, bago ho kayo pumunta sa court, sabi ng court, eh huwag ka muna pumunta sa akin. Kasi meron tayong doctrine na yung mga taong nasa BIR, yung mga taong gobyerno na nasa executive branch, pag binigyan mo yan na second chance, eh, magtatrabaho ng tama. So, exhaust mo muna. Bigyan mo muna sila ng second chance bago ka pumakyat sa court. So, yun po yung dapat nyong gawin. Sabi, administrative remedies eh. Ang remedy mo, eh, pagbigyan yung revenue officer na baguhin yung kanyang mali o i-correct yung kanyang mali. So, anong gagawin mo? Susulat ka. Explain mo, eto yung mali mo, that's the problem. Eto yung solution sa mali mo. Eto yung evidence doon sa solution at dapat ito yung conclusion. Ganun ho gumawa ng letter. Para ho doon sa hindi marunong gumawa ng letter, may mga available ho tayong templates para sa mga undeclared professional fee. Of course, meron lang hong konting bayad ho dyan kasi po kailangan din natin kumita. Para doon sa mga naghahanap ng tamang explanation to uncover, sabi ko nga is to uncover the truth. Gagawa ho ako ng video, may kamahalan ho ito, para ho explain sa inyo in comprehensively and extensively itong ginawa kong solusyon sa undeclared professional fee on the part ng isang individual taxpayer at on the part of a corporation. Okay? At ang huli po ay kung hindi nyo talaga makaya, pwede ho kayong bumili ng appointment, kausapin ako, mag-usap tayo, ilabas nyo lahat ng hinaing ninyo, ilabas nyo lahat ng problem ninyo, at susolusyonan ko ho, base ho sa batas. Dalawa ho yung truth ha, gusto ko lang malaman ninyo. Ang truth na ma-discover ko rin sa inyo is yung legal truth at unlawful truth. Lahat ng pag-uusapan natin ay confidential in nature at galalagay ho natin yan sa ating video rin para ibibigay ko sa inyo yung inyong napag-usapan natin. Confidential ho yan. With that mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Bago ko pala sabihin niya, mga ka-taxpayer kong mahal, meron na ako. Ini-invite ko ho kayo na maging member ng aking YouTube community. Ang pangalan po ng YouTube natin ay Tax Specialista. Ayan. At may membership offer ho ako. Meron makikita nyo ho dyan yung options nyo, yung right ninyo, yung tools na pwede po ninyong gamitin at ma-develop natin ho yung skills. Lahat po yan ay accessible. Magsisimula po sa 1,199 ang membership. Again, mga ka-taxpayer kong mahal, manatili kayo sa batas, yakapin ninyo ang batas because walang mananalo kapag kayo ay nakahawak sa batas. Di kayo matatalo ng BIR officials. See you later.